Hi, good day po sa inyo. Nandito po ako ngayon sa Zoom meeting at tatanggap po ako ng mga katanungan about personal and career issues. Kung meron kayong gustong itanong, private message lang po sa akin at ating kasagutin kung ano ang maaari nating gawin, anong maaaring path ang ating puntahan para naman maging maganda ang ating mga buhay. Kaya isa-isahin po natin yung mga katanungan nila. Tingnan natin kung paano tayo makatulong sa bawat isa. So, ang being a leader kasi, Doc, eh, I understand din naman yung role namin as a manager and leader that we have to be resilient during this pandemic. Kumbaga, kami talaga yung makikitaan nila ng kami talaga yung strong dapat, diba? Ang isang issue ko po right now is that, syempre, I've been with the management for 5 years na, is that nagkakaroon ako ng evolution on my learning and skills and on how I collaborate to other co-managers. Ang nagiging experience ko right now in the last 2 to 3 years, hindi ko sure kung tama po ba itong assessment ko to myself, is that medyo nahihirapan na akong makimingil sa mga managers na parang yung learnings is hindi ganun ka extensive o ka broad-minded like me, or hindi ko alam, baka masyado lang akong advanced, parang ganun. Saka yung topics, minsan, kanina nag-meeting po kami. For me, the meeting is not that structure, pero parang na-observe ko, parang sayang yata yung oras ko. Parang ganon. So, pumapasok na po ako sa, ano, sa parang nawawalan ba ho ako ng gana? Hindi. Unang-una. Kasi parang yung expectations ko, kasi I've been in 5 years, kasi ang ginagawa ko, talagang nag-a-advance ako ng aking skills. So, meron naman po kami mga superior managers or what. So, ang nangyayari is, parang, syempre, hindi naman pagmamayabang is that mas marami ka pang ideas, parang gano'n, na brought up sa kanila. Which is parang, iniisip ko parang, is this, parang right pa ba itong kinagagalawang kung ano? Okay, parang, ganito, no? Group of management? Sa unang-una, yung sa group mo, maaaring itong career nila sa group mo, maaaring hindi ito ang primary goal nila sa buhay. Kasi kailangan alam nila, alam mo, yung goals. Kasi baka mamaya, hindi ito yung talagang gusto nilang gawin sa buhay. Wala lang silang magawa. Kaya ito ang ginagawa nilang career. So, tingnan mo muna, ano ba yung goal? Kasi baka mamaya, hindi nga ito align sa gusto nila eh. Pangalawa, as a leader, maaaring kailangan mo ng emotional connection with them. Kailangan puso sa puso, hindi utak sa utak. Kasi, ang sinusunod nila ang leader, pag-attach sila or naniniwala sa ginagawa mo. Pero ang akin dyan is emotional, kasi as a leader, hindi pwedeng dinidikta mo sila ng mga detalye about mga procedures, about mga details ng salesmanship. Sa akin, kailangan yung pakikisama mo dito matindi. Kasi ang pakikisama sa grupo, pag ito ay nagkaroon ng magandang relationship with the leader, hindi ka iiwanan niya, susundin ka eh. Baka ang akin lang, baka kulang pa yung emotional intelligence. Pangalawa, pwede kayong magkaroon ng group meeting, goal set, ano eh, ibig sabihin, kailangan malaman nila, ano pa yung goal, ano ba yung gusto nila sa buhay. Kasi baka mami, itong tinuturuan mo, hindi sila yung tamang tao eh. Baka kailangan ko, ibig sabihin ko, kumukha pa ng iba. Kung hindi ka nakaka-produce ng maraming tao na magaling sa career, maaaring
maaaring kumuha pa ng iba dapat. Hindi lang sila. Actually, Doc, tama naman po yung sinabi nyo po is that within my team is na-i-implement ko naman po yun. So, yun nga, I will take note on the emotional connection. Oo, baka kasi ano eh. Baka kasi... Kasi actually, ang unit ko din naman is one of the top performers ng branch namin. And yun nga, it's because of nagkaroon naman ng, maalala mo before, yung i-share ko sa'yo about yung mga superiors namin, di ba? So, siguro, nag-a-adjust lang muna ako ngayon kasi parang napapansin ko kasi yung psychological safety ng mga tao kasi, di ba, sa organization, pag merong yung high trust culture na sinasabi, pag nawawala kasi yun, parang you as a leader, parang lagi kang, kailangan mo talagang yung lagi kang ready, baka merong, alam mo na, parang ganun po. Meron pa akong sasabihin sa iyo, no? Kasi itong leader ng isang group, may tinatawag na principle of the lead. Kasi mga mamaya, hindi sila nagde-develop sa ilalim kasi yung leader nila, ayan na yung sagad eh. Baka kailangan mo din magbigay ng time to grow. Kasi pag lumaki yung knowledge mo, yung mga nasa ilalim mo, aangat din yan eh. Baka mamaya, ikaw yung naglalagay ng lead sa ibabaw nila. Kung sa tingin mo talagang may lead yan, maaaring yung mga tao sa ilalim mo, maaaring expose mo yan sa mga conferences, mga knowledge building activities. Kasi baka mamaya, nakalead ka na eh. Yun ang unang-unang principle of leadership eh, yung principle of the lead. Kaya baka mamaya eh, you need to develop more as a leader. Yun lang ang akin. Anyway, ano pa ang ano mo? Ano, Doc? Pardon? Hindi, sa akin. Baka meron ka pang gustong banggitin. Okay. Dito sa, ano ko, Doc, with my unit naman is nasa average naman po yung results. What I mean is yung in the management kasi, yung mga co-managers ko naman, yung mga concerns ko is that parang nga nawawalan ako ng ganang to collaborate with my co-managers yung within the branch. It's just because pag nag-meeting, parang wala po siyang, kulang siya ng structure nga po. So parang nagdumadaan ako sa evolution na parang tama nga ka nga po dun sa sinabi mo, ba maaaring ito mga co-managers ko is that iba yung primary goal nila sa akin, kaya minsan hindi kami nag-a-align. O kaya hindi sila ano eh, hindi sila friendly sa'yo eh. Mukhang baka may gap kayo eh. Kasi kung kayo ay working as a group, kailangan nagkakaisa kayo sa isa't isa eh. Tutulungan mo siya, tutulungan ka nila, group yan eh. Maaaring hindi kayo friends, yun lang. Sa akin, maging more friendship, more relationship, siguro more meetings, at saka dapat maunawaan niyo yung bawat isa. Yun lang ang akin doon. Yun lang, Doc, so far. Nag-take down notes ako. Sa akin, siguro, for the meantime, i-develop mo yung sarili mo. Pangalawa, piliin mo lang talaga doon sa grupo mo yung high producers. Doon ka na lang mag-concentrate kasi yung iba, papagurin ka lang yan eh. Sasayangin ng oras at time mo, at sasayangin ng pera mo, kaya yung effort mo, na in the long run, wala naman pala mag-co-produce. So, kanyari, kung 100 ang tao mo, unin mo lang yung 20. Yung top 20. Mm. Ganun lang ang buhay. So, hanap ka pa ng iba. Okay naman, Doko. Continue recruiting. Saka maghanap ka ng innovations. Baka mamaya kasi nabobored na sila eh. Baka gusto nila ng innovations na kunwari. Merong innovations sa Zoom meeting, merong webinar. Baka kasi itong mga bata, iba na to, technology ang anilito. Baka gusto nila another mode of, baka
hindi ka natugma doon sa kanilang ine-expect. Pangalawa, yung mga batang ito eh ano talaga madaling mainip. Actually, katatapos lang din namin ng ano, okay naman so far yung aming Zoom meeting kung last week lang. So, marami naman kaming activities na ginawa. So, yun nga lang siguro, I just want to ano lang, yung focus lang doon sa mga advisors talagang merong goal. Oo. Ganito, no? As a group, meron kang tao, mga lima o anim o apat na tao na very close sa'yo. At akin lang, yung mga tao na to, tanongin mo kung saan ka kulang. Kasi, baka mamaya, akala mo ito yung tama, yung pala, yung mga tao sa paligid mo, medyo iba ang type eh, iba ang gusto. Sa akin, tanungin mo yung pinaka-closest friends mo na lima, may tingin mo sa santo. Expect mo na lang na pasabihan ka ng new things na maaaring makasakit sa'yo. Pero ano eh, that's part of growing.